sa may problema
naman tayo magtatawag sa kwento. Hindi. Bawat pitik, bawat segundo, bawat pitik ng orasan. Ay, nandiyan ang kwento at itawagan siya. Ito yung topic ngayon. Itong kapighatian. Binanggit ito sa Mateo 24, no? Talatang, simula mo sa talatang 3. Sabi nito, itong talata na ito ay mga alagad si Kristo ito, kasama siya. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya na sarilinan ang mga alagad na nagsabi. Mga alagad ni Kristo nagtanong, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay nito at ano ang tanda ng iyong pagdating? So yung mga alagad ni Kristo, nagtanong kung ano ang matanda o mga sign na pagdating na pagdating niya, walang pagparito niya, at ng katapusan ng panahon. So, datang 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ng sinuman. Datang 5, sapagkat marami ang darating ng mga darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo. So ito na yung nag-angkil na sila yung Kristo. Isa tayo sa darating o isa tayo sa sign na pabalik natin pa yun. At iligaw na sila ng marami. At makarinig kayo ng matigmaan. Uy, mga kapatid, nangyari ito ngayon. Gira. Digmaan daw, gira. At mga balita-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito. So, sabi nito na kailangan itong mangyari. So, patuloy lamang natin pag hindi magsumaling. Nangyari ngayon? Nangyari ba ito ngayon? O hindi? Nangyari. Sapagkat kailangan nangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglaban ang bansa sa bansa at magkarihan laban sa karihan, magkaroon ng tagutom. Tagutom. Gira. Tagutom, gira. Ito yung nag-angkin na sila ang Kristo o sila ay Diyos. Magkaroon ng tagutong malindol sa iba't ibang dako. Mga kapatid, nangyari na ito ngayon. At saan may malindol? Talata 8. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Paghihirap, matinding paghihirap. Ito yung ito ikot yung topic ko ngayon sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay bigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y pupuntahan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod. Ito mga kapatid, itong binanggit ni Kristo ito sa Latang Mere na kapupunta ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yung mga bansang Iraq, Muslim country, kapag gamitin mo yung pangalan ng Panginoon Jesus, patay ka. Kung wala pa ang Kristyanismo. So, natupad na sinabi ng Panginoon Jesus. Maraming natalikod, magtataksil at parurong. Magtataksil at parurong pa rin ito sa isa't isa. Maraming kulang propeta ang nilitaw at iligaw nila ang marami. Dahil panaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Galamig yung pag-ibig. Isa na itong binanggit, no? Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maligtas. So, may binanggit na matinding kapighatian. Matinding kapighatian, mga kapatid. Kayo, at lagi kong hindi mali sa isipan ko na yung sinabi na naikabuna, ang taong normal ay maraming problema. Kung hindi ka normal, at normal na yung tao, walang problema. So, niwala ko na tayo ay normal dito. So, sabihin, marami tayong problema. Kahit gaano kalaki yung problema na yan, kahit parang ayaw mo na. Minsan, isip mo na, kaya nagdarating yung Panginoon? Ba't maghihirap ako? Bakit nagkaganito ako? May mga tao, ayun, sobrang yaman. So, wala naman sila. Hindi naman nakilala ang tunay ng Panginoon, hindi naman naglingkod sa Panginoon. Tayo, ang sarap na tulong natin paggabi,
napakayaman na tao, napakaraming pera. Di masyado nakatulog yan, yung iba. Kahit maraming buwanya yan. Dahil ano, takot silang papatayin. Kasi ka na kayamanan. Sumapan pa rin tayong mahirap. Sumpantay talaga no? Ang paggawa ng Panginoon. So, kahit isang kahit sa tugan tayo, mga kapatid, ang malaga, nasa Panginoon tayo. At darating ang wakas, kung tagumpayan natin yun, sino maligtas? Tayo. Pakasarap pakinggan tayo ang maligtas. Kung minsan, sa ating buhay ay napakaraming problema, pwede mong minibiyan, iiyak ka na lang. Sana mga kapatid, iiyak tayo para sa Panginoon. Doon sa Panginoon na iiyak. Isumbungan nila sa Kanya. Lahat. Sapagkat sabi nga sa 1 Peter 5, verse 7, cast your cares upon Him. Lahat ng kapagandian natin because He cared to. Iningatan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil mahal niya tayo. Ang gawin lang natin, isumbong sa Kanya. Para tayo ay hindi mabigatan ng gusto. Sapagkat naniwala ako at tayo ay laging may problema sapagkat galit na galit ang Diablo sa atin. Kapag sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Yun yung sabi sa Revelation, no? Galit na galit. Ang Diablo na lagi siyang kusing. Pero mga kapatid, ano ba dahilan? Sino magtagpigay ng pagsubok? Pighatian. Pero magkaiba, no? Pagsubok, kapighatian, problema. Sundiran eh. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, ang pagsubok, ito yung pagsubok. Sinusubok tayo ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter 1, verse 5 to 6. Sabi dito, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa uling panahon. Sa ganito'y kayo'y nagagalak. Pagkamat kayo'y sandaling panahon, mahabang panahon natin mga patid, darating ang Panginoon Jesus, sandali na lamang, binanggit dito. Sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Binanggit dito, kayo, may exempted ba? Kasama ko dito, nadaranas ng matinding pagsubok. Kahit galaw kalaki ang pagsubok na yan, laging tandaan, ano pag-ibig ng Panginoon ay malaki pa sa mundo, sa earth. At makapangyarihan siya sa lahat. At kaya niyang gawin lahat ng bagay. Ang tanda yan, kapag dalawang bagay na itayin sa puso, isipan mo yan, manantaya ka na po yan, pagtiwalaan mo. At yung time ito, na pag-ibig ng Panginoon ay malaki pa sa mundo. At kaya niyang gawin lahat ng bagay. Kaya baguhin lahat ng bagay. Kaya niyang gawin. Mga kapatid, ganun ba pangyarihan ng Panginoon? Kaya gawin natin, dahil may kaya pa lang lutasin niya. Yun nga, isumbong. Iiyak sa Kanya. Tumingin sa langit. Ang pangako ng Panginoong Jesus ay bibigyan Kanya ng kapahingahan sa lahat ng pagsubok. Dahil ano? Dahil mahal tayo niya. Niwala ba kayo doon? Amen? Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Upang ang kadalisayan ng inyong palataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay nauwi sa purihan at karotian at karangalan sa pagpagitan ni Jesus Kristo. So may mga tao na kulang sa kalaman ng Biblia. Kapag may magtiting problema sila, no? Ay iba sisisi ng Panginoon, ang pahala ng Panginoon. Ngayalait na yung pahala ng Panginoon. Maraming tao ganun. Kulang sa kalaman, kulang yung pangataya na. Pero tayo na ng pangataya. Alam natin na pag ipagsubok tayo, ay mahal tayo ng Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, pinapalo niya ang mahal niya. Pinapalo niya tayo. Tayo ba yun? Niwala ba kayo? Tayo ay pinapalo ng Panginoon? Yes. Dahil ano? Mahal niya tayo. Kung hindi ka pinapalo ng Panginoon, mahal ka pa rin niya. Mga kapatid, lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Pero yung gumagawa ng mali, ang ginagawa niya ang hindi mahal ng Panginoon.
Siya ang mahal na Panginoon. Ganun yung Panginoon natin, may mong Diyos natin. Ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng tao ay mahal ng Panginoon niya. Pero ang ginagawa na ng mali, yung hindi mahal niya, yung hindi gusto ng Panginoon. Yung tao mahal ng Panginoon niya. Subay ka sa pagsubok. Kapag ikaw ay naranas ng pagsubok, ayaw nang palataya, alam po ako na hakbang ninyo ay mag-worship. Mag-pray, magbasa ng Bible, pwede pagsumbong sa iba o share mo sa iba. Mga kapatid, ang pagsumbong sa buhay ng dumating sa inyo at kapag nalutas ito, at kapag i-share mo ito sa iba o ibahagi mo sa iba na may pagsumbong rin, kung paano ka tinulungan ng Panginoon, ay napakalaking ministry ito rin o yung panaganan tayo pag-ibig, mga kapatid. Isang paraan yun, kahit hindi ka nag-Bible study, basta i-share mo yung testimony mo, naranasan mo, na sinusubok ka ng Panginoon, o may pagsubok ka ng malaki, sobrang matinding pagsubok, dumating sa buhay mo. Kapag nakakita ka o kapitbahay mo, sino ka man yan, na may pagsubok, kausapin mo, i-share mo yun, na ganito, nabuti ang Panginoon, lahat, ang pinakamatinding pagsubok ko, nautas ko dahil sa Kanya. Dahil kaya niya gawin ng bagay, dahil ang pag-ibig niya ay mas malaki pa sa mundo. Mga kapatid, pero niwala ako, ang tanong ngayon, ilan mo mag-alimit? Yung tanong ngayon. Sana, kung hindi pa man yung gawa, kung gagawin pa man, ay gawin natin para mapatunayan na ating Diyos ay buhay at ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda ng mga kapatid, no? Buhay ating Diyos, tunay at pag-ibig na kayang gawin lahat ng bagay. So, ako ay hindi nagduda doon. Ako tayo, nagpantaya o niwala ko ng buong, hindi 99.9%, kundi 100% niwala ko na ating Diyos ay buhay at totoo. Yun yung paniwala ko. So, sana din, kularan niyo ako, mga kapatid, sapagkat mahalaga yun. Mga kapatid, ulitin ko po, kapag mahal kayo ng Panginoon, ay sinusubok kayo. Sapagkat, sabi kasi niya, ang mag-iisang yung sinunod ay siyang maligtas. So kung may pagsubok tayo, kung lagi tatawag sa Panginoon, sa pangalan niya, pag-iisa na sa wakas, ay alam mo magkawin, tatawag lagi sa Kanya. Sabi niya, maliligtas. Napakasarap pakinggan kung tayo ay maligtas. Mga kapatid, sabi ni Ellen G. White, no? Ito sa aklat na selected pages. Book to page 268. Sabi ni Ellen G. White sa wikang Tagalog, dahil sa wikang Tagalog ito translate, no? Kapag ang mga kahirapan at mga pagsubok ay pumaligid sa atin, andyan na yung pagsubok, yan ang kahirapan, pumaligid sa atin. Anong gawin natin? Mga kapatid, kung may pagsubok tayo, o sila din, kung may pagsubok sila, maraming tao na tatakas ang pagsubok. Ang paniwakal, magbigtim, yan na yung masayang mga negatibo, no? Dahil hindi nila alam ang gagawin. Dahil hindi nila alam na kayang mag-uwin at kayang lutasin yun sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat mahal siya ng Panginoon. Paraan niya ng Panginoon para malalo kang mapalapit sa Kanya. Dahil kung hindi ka na pinapalo niya, mahal ka pa rin niya. Sapagkat ganun yung Panginoon, hindi magbago yun. Mahal niya pa rin tayo. Kahit ang Panginoon, noon, ngayon, at bukas, ganun pa rin. Pag-ibig pa rin siya. Diyos ay pag-ibig pa rin. Ano daw? Kapag dumating na yung kahirapan, pagsubok, lahat pumaligid. Kaliwa, kanan, harap, likod, nandiyan na. Dapat tayong tumakas. Uy, may binangin nyo yung tumakas. Ano, magpatiwakal ba? Tumakas, tumo sa Diyos. Ito yung binangin. Ano? Patungo sa Panginoon. Lalapit sa Panginoon. Kapag hindi mo alam gagawin, doon yung papasok yung salitang magpatiwakan. O,
pagbigti, suicide. Mga kapatid, ang tao yun ay kulang sa tiwala po. Hindi na alam, hindi na napatid kung ano ka pangyarihan ng Panginoon. O, dahil lang siguro sa sinusig niya rin pala ng Panginoon, no? Dahil, ang mga ibang tao kasi pag dyan ay patiling pagsuko, ay galit sa Diyos. Bakit ako nagaganito? Bakit dumating sa buhay ko? Bakit ako? Bakit sila? Hindi naman nagaganito. Alam ko na tayo ay may naranasan na matinding pagsubok. Ano pa ito? At may pagtitiwala umaasa ng tulong mula sa Kanya. Ano daw? Lumapit sa Kanya, magtiwala na tulungan Kanya. Sabi ni Andrew White. Yung niya, Panginoon yun, Panginoon Diyos, na makapangarihan, mapagligtas at malakas na makapaghatid, dapat nating hilingin ang pagpapala ng Diyos kung tatanggapin natin ito. Kung gusto mo magkaroon ng pagpapala po yun, kung gusto mo lukas ang problema mo, pagsubok mo, ay hilingin mo sa Panginoon. Dahil ano? Ang pag-ibig niya ay kasing laki o malaki pa sa mundo. At kaya niyang gawin lahat ng bagay. Ganun kapangyarihan ating Panginoon. Mga kapatid, bakit nga ba tayo susubok? Di ba sa unang nabubang ating pamataya ay lumalisa ito ng ito sa unang Pedro, no? Hindi naman pala yun. May ibang nilang pa sa Bible. Pag alam mo gagawin, pag alam mo gagawin, ang pamataya mo ay lalakas. Dahil, alam mo gagawin eh, mag-pray, mag-worship, nakanta ng mga makalangit na kanta. Eh, yung unang paraan natin, no? Sana makapatid yung ginagawa natin yan. Kung may pagsubok man tayo, ay pagpatuloy natin yan. Hanggang sa wakas. Para ano? Para makasama ko yung Jesus. Yun yung mahalaga sa atin, tayo nang nataya. Alam ko, isa sa atin dito, ilan sa atin dito ay naisip ngayon o may problema ngayon. Alam ko yun, ay alam ng Panginoon siguro. Ako, hindi ko nabasa yung isipan ninyo. Pero pagkat alam ko, ay may problema tayo dito. So, isa pa sa atin dito ngayon. At ako, maraming problema pero kagabi, o kaya ng madaling araw din, ako yung nag-exam na walang nag-uring yun. Pero mga kapatid, nag-worship lang ako kayo ng pag-ising ko. Ay, yung sagot ng exam, parang hindi ako nahirapan. Hindi ako nahirapan. Exam namin kanina kahapon. Wala ako rin yung review dahil maraming gawain eh. Maraming project, gano'n. Maganda ba mga kapatid? Hindi ako nahirapan. Pero napakadali na sa akin. Tunay talaga na susubok talaga na ang Panginoon ay kayang gawin lahat ng bagay. Basta magtiwala lamang din sa Kanya. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay pagsubok, mga kapatid. Sabi sa awit o Psalms 11 verse 5 hanggang 6, no? Sinusubok ng Panginoon ang matuwid at ang masama. So, pati pala yung masama at matuwid. So, yung mga taong masama, so, masakit sa sabihin doon. Pero, sabi ng Bible eh, may pangitin ko na rin. Ang matuwid at ang masama ay sinusubok ng Panginoon. Kaso nang itong taong masama, kapag sinusubok tayo ito ng Panginoon, ay lalaitin yung paala ng Panginoon. Pwede naman lahat siguro. O, galit sa paala ng Panginoon. Sisihin pa ang Panginoon. Hindi na alam na mahal pa siya ng Panginoon. At kinabubutan na ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan. Talatang 6. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga apoy at asupre. Hanggang makapasok at magiging bahagi ng kanyang sarong. Mga kapatid, sabi nito, Tatang Shaitan, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang mga gawang matuwid
ang kanyang mukha ay mamasdan ng matuwid. So, ang Panginoon ay matuwid. Matuwid ang kanyang hatol. Ang Panginoon ay binigay ng pagsubok sa atin. Pati sama-sama. Lahat binibigyan ng pagsubok ng dahilan para pabalik sa kanya. Yung purpose ng Panginoon. No? Yung purpose niya. O tayo naman ang bataya para lakas ating tiwala. Para kapag nandiyan ang lahat ng pagsubok o mga problema pa man, ay kaya natin nagumpayan kung alam natin ang gawin. Pagkatapos ng pagsubok mga kapatid, ang lutas na isang pagsubok mo, ang napakahirap na pagsubok, dahil alam mo na ginawa, nag-worship ka na, nag-pray ka, umiyak ka sa Panginoon, tumingin ka sa langit, umamit ka na makanta na makalangit, lutas ng Panginoon yun, dahil ang Panginoon ay patuwid, mabuti, at kaya gawin lahat ng bagay, ang pag-ibig niya ay malaki pa sa mundo. Ganun ang Panginoon. So, lutas na. Mga kapatid, harap naman tayo sa bagong pagsubok. Harap naman. At kung alam mo naman gagawin, gawin mo din yun. At ang magtagumpay ay Matthew 24, siya maliligtas. Aliwala ko, tayong bayan ng Diyos ay maraming pagsubok. Dahil, ulitin ko po, dahil inuusik tayo lagi ng Diablo. Galit na galit ang Diablo sa atin. Pero ang malaga mga kapatid, tayo yung panalo kung panindigan na ito hanggang sa wakas. Tayo yung panalo. Talo na yung kaaway kung panindigan natin hanggang sa wakas. Panalo tayo. At ang kapalit nito ay walang kamatayan, wala nang pagsubok, wala nang kahirapan, wala nang matinding pagsubok. Puro masagana, wala ka nang alahanin. Puro kasiyahan. Mga kapatid, matagpuan lamang yun doon sa langit na bayan at nawa. Magkita-kita tayo doon mga kapatid. Nawa, magpapala niya sa pag-inawa tayo. Amen. Amen. Amen.